Ito ang ating sapin-sapin na niluto at yummy. At kita niyo naman ang kagandahan ng kanyang color. Ito po ay product ng Green Leaf Sapin Sapin. Magandang buhay! At ito po muli ang inyong kakampi sa lahat ng bagay na mabuti, si Doña Sally na nagsasabi sa inyo na ang buhay pagkasama si Jesus, paganda ng paganda, pabuti na pabuti, payaman ng payaman, palakas ng palakas, at may galak sa tuwi na dahil kasama natin ang Diyos. Sa oras na ito, pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napakasarap na pagkaing Pilipino. Ano kaya yun? Yun po, walang iba kundi hulaan ninyo. Ito ay isang kakanin na talagang matamis, iba-iba ang kulay, at higit sa lahat ay patong-patong. Ano kaya yun? Secret? Yan po ay sapin-sapin. At ito po ay mula sa Green Leaves. Alam niyo po ba na ang sapin-sapin ay pinakamasarap na pagkain ng Pilipino. Kung Pilipino ka, ma-appreciate mo at may pagmamalaki mo, gawa ng lola mo, gawa ng nanay mo, gawa ng tita mo, ang sapin-sapin na kahit saan bansa ka makarating, hahanap-hanapin mo ang pagkain Pinoy. Ang pagkain natin ay talagang may pagmamalaki kahit saan. Kahit nagayahin ng iba, iba pa rin yung lasa ng ating sapin-sapin. At ito po ay napakasimpleng gawin. Simpleng-simple po. Just add water and steam. Andito na po lahat sa kahon na to, ang lahat ng iyong kailangan. Ito po kahon na to ay may laman na 4 na pouch. Nandun na po yung ating cream coconut. Nandun na po yung kulay white, at kulay yellow, at kulay violet. Kung saan ma-appreciate mo ang sarap ng pagkain Pilipino. Kaya sisimulan na po natin ang ating gagawin at napakadaling gawin. Just add water and steam. Yun lang po, simple. Pagkayari mong steam, syempre, may kakanin ka na. Kaya salamat po at samahan niyo ako sa ating gagawin ngayon sa araw na ito. Wala kang kailangan kundi bumili ka lang at mabibili po ito sa lahat ng supermarket. At kung ikaw naman ay nasa iba't ibang bansa, mayroon po tayo nito sa Middle East, mayroon din po tayo nito sa Amerika, Canada. Dahil ito po ang isa sa pinagmamalaki ng Green Leaves, ang kanilang sapin-sapin. Sige po, God bless you! Hello! Muli, tuloy-tuloy natin kung paano yung procedure kung paano gumawa ng sapin-sapin. Bago po tayo, habang tayo ay nagbubukas ng ating kahon, ay magpakulo na muna tayo ng tubig para sa ating steamer, para pag natapos natin gawin ito, mas maganda po kasi yung ating tubig ay kumukulo na, mainit na, bago natin ito ilagay. Para mas maganda po pagka mainit na yung tubig bago natin ilagay ang ating gagawin na sapin-sapin. At ito po, bubuksan natin ang kahon. At papakita ko sa inyo ang laman ng kahon ng ating sapin-sapin. Ito po ay coconut milk. Ito po ay violet. Ito po ay yellow. At ito ay white. Apat po ang laman ng isang kahon. Sa kahon ng Green Leaves. At narito naman po ang instruction. Simpleng-simple lang po. Ang sabi rito, Green Leaves coconut powder. Pinakita ko na sa inyo yung coconut powder. Ito po yon. At nakalagay din dito yung violet, yellow, and white color. Meron naman pong pangalan. Nakalagay din po rito ang ating expiration. 1.5 years po ang expiration nito. At simple lang po nakalagay, just add 1.5 cup of water. Yun lang po ang kailangan natin at makakagawa na tayo ng sapin-sapin. Sige po, habang nagpapakulo, kailangan ko lang muna na
kailangan natin scissor. Kaya hindi po mawawala sa atin ang scissor dahil napaka-importante po sa kusina natin na lagi tayong may scissor or gunting. Siyempre, kailangan po natin ng 3 cup. Nakakasya po yung ating 1/2 cup. At dito natin ilalagay yung ating mga powder. Papakita ko sa inyo kung paano ilagay. Hindi ko na papakita yung aking kagandahan, kundi yung atin na lang lulutuin ay papakita ko sa inyo. Okay ba yun, mga sister? Ito po ang ating gagamiting molde. Ayan, at guguntingin na po natin ang ating mga powder ingredient. Ayan ang ating mga powder ingredient. Ito po ay yellow. Ang yellow. Sunod po natin ang violet. Ito, violet color. Kaya kompleto na po. Wala na kayong gagawin kundi manggupit lang at ilagay sa bawat lalagyan. At ito naman ay white. Ang white po ay lagi nating ilalagay sa gitna para hindi magkasama yung dalawang kulay na masyadong dark. Simple. Yung 3 po na to ay itabi po muna natin. Set aside. At kukuha po tayo ng 1 1/2 cup of water para pang durog naman po natin dito sa coconut powder natin. Sabi ko sa inyo, mas importante, pag lulusawin natin ang ating coconut, mag-init po tayo ng 1 1/2 cup of water. At pinaka-importante, meron kayong cup, measuring cup, na kailangan ninyo sa bawat oras na kayo ay magluluto. Okay ba yon? Kung wala kayong 1 cup, mura lang naman po yan. Ayan, ito po ang 1 cup. Ito yung 1/2 cup na kailangan natin. Pero bago ang lahat, iinit po na natin yung 1 1/2 cup of water para sigurado po ang ating mga gagawin. Water para ipanglagay ko sa aking initan. Isa po sa kailangan natin ay, ito po olive oil, ay kailangan po natin ng oil. Kasi po, itong ating molde ay lalagyan po natin ng oil. Habang iniinit na po natin yung lulutuan niya, lalagyan po natin ng oil itong ating silicone. Bakit ko po sa silicone ilalagay? Mas madali po kasi itong alisin at para makita ninyo yung kulay at yung ganda ng kulay ng katulad dito ang ating nasa picture kung paano ito. Ito po ay ginawa sa magandang lalagyan. Ayan. Kaya kailangan po natin gayahin. Ayan, gagayahin natin. Na ganitong laki, ilalagay natin ang ating sapin-sapin at patong-patong na pagpapala. Yan po ang ating gagawin. At pinakamaganda po, mamaya lalagyan din po natin ng oil itong ating mixture. Alam nyo naman ang Doña Sally. Ayan, napakasinop. Praise God. Hindi mahilig magkala. Ayan, habang naiinit po natin ang ating water, bubuksan ko na po itong ating coconut milk. Ito po ay exact. Wala kayong gagawin kundi i-mix natin ito sa ating... Siyempre, kailangan ulit natin ng isang malaki-laki na lalagyan. Nakita nyo kagandahan po. Ayan. Kaya, simple-simple po ang aking mga gamit, tabi-tabi lang. Para madali. Ganun po talaga yung mga nagkakaedad. Kailangan, hindi na masyadong mahaba ang nilalakaran. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito, kailangan natin ng 1 cup. Mainit na po ito. Marami naman po tayong mga ganitong gamit sa ating tahanan. Sakto po yan. Ayan.
At ngayon, ilalagay na natin yung ating coconut. Diba? Napakadali lang. O, ayan. Pagkalagay natin ang ating coconut, mimix lang natin. Mix, mix, mix. Pag hinahalo natin ang coconut natin, madali pong mahalo yan ngayon kasi mainit na siya. At ang kagandahan niyan ay hindi buo-buo at hindi ka masyado mapapagod. At syempre, habang hinahalo mo yan, pwede kang kumanta, pwede kang sumayaw, pwede kang mag-enjoy. Ang natutunan ko po sa bawat ginagawa ko, kailangan happy ka. Dahil ang kakain nito ay yung mga mahal mo sa buhay. Pero kung ayaw ninyo na mainip, salain nyo po. Mahilig po ako magsala. Kaya, madami akong salaan. Iba-ibang klase na salaan ang aking salaan. May malaki, may maliit, at may mas malaki pa rin ito. Importante po kasi sa ating mga nanay ay lagi na mayroong salaan. Ayan, ganyan ang ginagawa ko para hindi ako mainip. Hindi na masyadong matrabaho. Ganyan lang po, di po ba? Kaya ho ako ay nahilig sa mga kakanin dahil kasampu po kami magkakapatid at yung mother ko po ay mahilig gumawa ng kakanin dahil wala naman kaming pambili ng pagkain noong araw. Kaya ang gagawin niya, gagawa siya ng kutsinta, gagawa siya ng mahablangka, gagawa siya ng suman, kamoting kahoy, yung mga ano yon, yung mga pinag lamigan ng kanin, hindi po niya itatapon yun. Hindi rin niya papakain sa baboy. Ano po gagawin niya doon? Gagawin niyang pop-rice yun. Basta yun, ibubusan niya at lalagyan niya ng asukal. Kumisan po, binibilad niya sa araw para tipid na rin sa kalan. Ganun po kagaling yung nanay namin. At ngayon, lusaw na po siya. Lalagay ko muna dito sa 1 cup at ilalagay na po natin dito sa ating mga mixture. Unahin po muna natin ng white. Hating kapatid po yan. 1. Ayan. Kung may sosobra, hatiin din natin ulit. Kasi nagdagdag tayo ng coconut. Kaya yung 1.5 cup natin, medyo dumami. Pero sabi nga, hating kapatid. Pero ako, nilalagay ko na siya sa yung mas madami. Nilalagay ko po sa white. Dahil yung white, yung pinaka sa gitna. Kaya kailangan medyo mas bongge siya. Pero ayan, sakto. Ang natira sa kanya ay, ayan. Kung meron kang gusto mong magtantya-tantya na lang, mas marami sa white. Ayan po ang ating sapin-sapin na napakadaling gawin. Basta ikaw ay masipag lang. At unahin po natin, tandaan natin, unahin natin na hahaluin ang white para hindi na ho tayo maghuhugas. At susunod po natin ay ang yellow. At susunod natin ay violet. At pwede na po natin ilagay yung yellow. Unahin natin. Pero ayan, sabi ko nga sa inyo, mas masarap ang yan lang naman ang gagawin mo, mix, mix, mix. At habang minimix mo yan, isipin mo yung mix, mix, mix na pagpapala na parating sa buhay mo. Lagi po tayo magdideklara ng buhay, ng pagpapala. Huwag na huwag tayong gagawa nang naiinis tayo dahil anumang ginagawa mo, pag naiinis ka, eh nako, hindi po yun maganda. Lahat ng gagawin natin, ay isipin natin na kaya natin ginagawa ito dahil sa ating mga mahal sa buhay. At pwede na rin po itong pangnegosyo. Ito po ay napakasarap at napakasarap na pangregalo nito. Kung may okasyon, hindi ka nabibili. Dahil napakamahal po ng sapin-sapin kung bibili ka. At hindi pa ganun kasarap. Promise. Masasabi nyo sa sarili nyo, si Doña Sally talaga ay hindi nagsisinungaling. Talagang masarap. Ayan. Okay na ang ating white. Isunod natin ay ang ating yellow. Di po ba? Ang ganda ng kulay. Perfect. Hindi ka na mag-eksperimento ng kulay kasi nagawa na po nila yan na ng mahabang panahon kung paano mapaganda ang kanilang produkto. Ayan ang ating sapin-sapin na yellow. Tamang-tama po ang lasa nito, ang tamis nito. Yung budbud natin ay innovation ko lang din po yun. Pwedeng may latex.
Kaya lang yung latte ko po ay hindi pa dumarating. Kaya meron lang po tayong ilalagay mamaya ay butbot. Ayan. Yan ang ating yellow. Ang ganda-ganda. Habang kayo po ay gumagawa ng anumang bagay na gagawin ninyo, eh palakpakan naman nyo ang sarili ninyo. Imit po ba kayo dyan? Ako po mahilig humarap sa salamin. Mahilig ako magdeklara ng magagandang bagay. Napatunayan ko po kasi yon na walang ibang magmamahal sa'yo, kundi ikaw din. Pero may nauna nagmahal sa atin. Walang iba kundi si Lord. Yan, lagi ko kinakanta yung sa Mateo 22 verse 37. Ay, napakaganda po doon. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Love the Lord. Di po ba? Ang ganda ng boses ko. I love myself. Love your neighbor as you love yourself. O, tapos na po natin ang yellow. Di ba? Hindi tayo naiinip. Love your neighbor. I love you po sa inyong lahat. As you love yourself. There is no commandments greater than this, but to love the Lord and to love your neighbor. Kaya pwede bang pakisabi mo sa sarili mo, I love myself? At pakisabi mo, kung may katabi ka dyan, pakisabi mo sa kanya, oh, I love you with the love of the Lord. Yung pong mga awit na inaawit ko ay kumpos po yun ang aking kapatid na isa rin pong vlogger na si Pastora Minya Malolos. Na lahat ng inawit niya na kanta na nakumpos niya nung siya ay nasa Davao at nag-alaga naman siya sa aking kapatid na nanganak. Dahil 8 years po yung kapatid ko na yon ay hindi magkaanak. Pero dahil sa panalangin ng mga nagtitiwala sa Lord, ay nagkaanak po. At ngayon, anak niya ay 3 at lahat ay US Navy na po sa Amerika. Yung mga bagay po na hindi natin kaya, mga bagay na sa piling mo ay papano. Katulad ng sapin-sapin, maraming gustong kumain ng sapin-sapin, pero hindi naman nila alam kung paano. Maraming nagtatanong, paano nagiging ganyan ang kulay, ang ganda-ganda? O mamaya makikita ninyo ang secret. Bakit hindi naghahalo-halo ang sapin-sapin, kundi patong-patong? Kasi may technique ang lahat ng bagay. At dito po ituturo natin kung paano ang ating sapin-sapin ay magiging maganda. Kita nyo na? Ayos na ayos, di ba? Hindi naman kayo nainip dahil kumanta ako para sa inyo. Abay, kung maganda pa ang boses ko, ay kagaling naman talaga. Ayan ang ating violet, at ayan ang ating white, ayan ang ating yellow. Para naman sa lahat, mas maganda siguro, magtitigisan na sila na kutsara, madali namang maghugas. Ayan, oh, kita nyo, ang ganda ng kulay niya. Ito naman ang ating... Ayan. At dito natin ilalagay sa ating molde. At ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng 1/2 teaspoon na coconut, ng oil. Wala po tayong coconut oil, pero kung may coconut oil po talaga, yun po ang nilalagay ko. Pag gumawa ka ng latik, siyempre, meron ng oil yun. Susunod, gagawa naman tayo ng ibang kakanin na lahat ng pagkain Pinoy ay gagawin po natin. Upang matutunan ninyo at nang yung kung nami-miss niyo man ang mga pagkain galing dito sa ating bayan, bayang pinagpala, Pilipinas 'yon. Pakisabi mo I'm proud to be a Filipina. Na san man akong makarating na bansa, pinagpapasalamat ko Pilipina ako. Kaya kung ano ka mang lahi, pakisabi mo proud ako kung ikaw ay Amerikano, Amerikana, o ikaw ay Japonesa, o ikaw ay Koreana, proud ka kasi diyan ka nang galing. Kaya walang basagan ng trip. Basta ang pinaka bottom line na pinag-uusapan natin, love the Lord your God. Dahil isa lang naman ang lumikha sa ating lahat, walang iba kundi si Lord. Kaya ano man tayo, saan man tayo nang galing, magaling ka man mag-English, magaling ka man mag-Bisaya, mag-Tagalog, o ano man lingwahe ang alam mo, iba-iba man ang alam mo, pasalamat ka sa Lord dahil siya yung lahat na nagbigay niya. Kaya ngayon, eto na ang ating mixture. Finish na po tayo at gagawa na po tayo na uunahin po natin ay ang violet. Ayan po.
maglalagay po tayo ng violet. 1 tablespoon po na violet. O 2 tablespoon. Para mamaya 2 tablespoon din uli ng violet. Ayan. Asawa ko lagi sinasabi, ayan na naman si ayan. Ayan. Nga, ibuhos ko na po 2 tablespoon. At ilalagay na po natin ito sa ating lutuan. At ang ating lutuan ay ready na siya na tumanggap ng lulutuin. Ay, ingatan ng Lord. Hinaan muna natin ang apoy para mawala ang at ilalagay na po natin ito. Thank you, Lord. Ayun. Katakpan na natin at itayin po natin ang intayin po natin ang 5 minutes. Dahil 5 minutes po per patong. Inuna natin ang violet. Ayan yung ating violet color. Hindi po ba? Ang ganda. O, ayan ang violet color. Mimix nyo lang para yung oil ay maghalo sa kanya. At ito naman, ang at susunod natin doon ay white color. Creamy. With creamy coconut, ang nagpapakrimi po sa ating sapin-sapin. Ayan. 5 minutes po, hintayin natin. At pagkaroon ng 5 minutes, ilalagay na po natin ang next white. Susunod na po natin naman ay ang yellow. At yan ang ating sapin-sapin. Na iba-ibang kulay, makulay ang buhay. Sabi nga, ang buhay natin ay nagiging makulay. Pag ang buhay natin tinodo natin sa Panginoon, ano mang ginagawa natin, do it for the glory of God. San man tayo nakarating na lugar, ano man ang antas ng ating buhay, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Ang kaya lang natin ipagmalaki, salamat naging tao tayo. Salamat, pinili tayo ng Panginoon. At sino man ang mga magulang natin, hindi tayo pwedeng mamili ng magulang. Pero sino man yung naging magulang mo, pasalamat ka pa rin, buhay ka pa. At kung pinanganak kang mahirap, okay lang yon, pero huwag kang mamamatay na mahirap pa rin. Kasi pag tayo pinanganak, may gagawin po tayo. Pinanganak akong mahirap, wala namang kayamanan, pero hindi na ako mahirap ngayon. Kasi natutunan ko ang buhay na magtiwala sa Panginoon at alamin yung mga bagay na hindi ko alam at magkaroon ng kagalakan sa bawat oras ng aking buhay. Kaya ang buhay ko, ito, ginawa sa ating, ano nga ginawa natin? Sapin-sapin. At ito po ay produkto ng green leaves. Kaya inuna po natin gawin, ay una natin sinalang ay ang violet na sapin-sapin at ubi flavor. Yan. Ito una natin ginawa at isinalang natin. Pagkaraan ng 5 to 8 minutes, susunod naman po natin ay ang white. At pagkaraan ng 8 minutes, isusunod naman po natin ay yellow. At done na ang ating sapin-sapin na easy to make. Just add 1.5 cup of water and steam. At meron ka ng masarap na sapin-sapin sa iyong hapagkainan. Di po ba napakasimple lang? Wala ka ng kailangan timbangan. Ang kailangan mo lang ay meron kang 1.5 cup. Meron kang 1 cup at 1.5 cup ng water at kukuha ka lang ng water. Pwedeng distilled water, pwedeng tap water, basta clean water at potable water ang kailangan natin sa ating sapin-sapin dahil ito ay kakanin mo at kakanin ng ating mga mahal sa buhay. Kaya simple lang po, pwede mo na itong panghanap buhay. At sa SM, mabibili nila ito, hindi ko lang alam kung 200 pesos ang nakalimutan ko na kung magkano ko binili ito. Pero ang alam ko ay murang-mura lang ito. Ang kagandahan, ikaw yung gumawa. At ang pinagtanong, oh, sarap naman ang sapin-sapin mo. Ah, gawa ko yan. Eh, talaga naman ikaw gumawa. Alam ba naman nila na nakakahon lang yung binili mo? Marami nagtataka, parang hindi yan instant. Kasi bakit parang gawa ng lola ko, gawa ng nanay ko, ang sarap-sarap. Kasi glory to God. Yun lang ang pinakamaganda ron. At pag may alam, may maibabahagi. Pag may alam, may masasabi ka. Yan, lagi akong maraming nasasabi kasi araw-araw, wala akong ibang kausap kundi ang Panginoon.
At lagi ko na-appreciate ang buhay ko. At lagi ko sinasabi, si Doña Sally, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pasaya ng pasaya, palakas ng palakas. At sa bawat oras ng buhay ko, may pararangalan tayo. Dahil magaling ang Diyos na pumili sa'yo, nagmahal sa'yo, at gagamitin tayong lahat ng Diyos forever. Kaya anumang talent na meron tayo ngayon, napakagaling ng YouTube, napakagaling ng internet. Kung may internet ka, marami kang matututunan, marami kang malalaman. Kaya hindi pwede sabihin, hindi ko alam. Bawal na salita sa akin yan, hindi ko alam. Pinakamagandang salita, gusto kong matutunan yan. Gusto kong malaman yan. Para maibahagi ko rin sa aking mga apo, sa aking mga anak, at sa bawat lugar sa daigdig na ito, gusto kong maging blessing ang aking buhay. Kaya habang iniintay natin ang ating sapin-sapin, ito lang, daldal to the highest level ang inyong kasangga, kakampi sa lahat ng bagay na mabuti. At wala akong ibang alam kundi ganito, magdiklara ng buhay ng pagpapala. Alam niyo ba ang salita ng Diyos? Pag ating pinanghawakan, pinaniwalaan, pinagtiwalaan, ibinahagi, ipinamuhay, ay ma-appreciate mo ang buhay. Napakasarap talagang mabuhay. Mula sa wala, mula, kung mababasa ninyo ang salita ng Lord sa Genesis 1:1, di limang bumabalot dito, pero nung magsimulang magsalita ang Banal na Espiritu Santo at sinabi niya, magkaroon ng liwanag. Kaya ang buhay ko, naliwanagan. 1990 lang ito naliwanagan ng to the highest level. Nakita ko kung paano napakabuti ng Diyos. Dati ang alam ko lang maghanap ng pera, paano kumita, paano yumaman. Pero nung naunawaan ko kung gaano ako minahal ng Diyos, kinreate niya ang lahat ng bagay for the sake para sa iyo at para sa akin. Kaya nabubuhay tayo hindi para sa sarili lang. Nabubuhay tayo para sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan. Katulad ngayon, hindi ko kayo kilala, pero I love you with the love of the Lord. At kung paano mahal ka ng mga pamilya mo, mas mahal ka ng Diyos. Dahil siya yung tunay na nagmahal sa ating lahat. Di natin siya nakikita. Pero pag naranasan mo magtiwala sa Kanya, kapatid, araw-araw nariyan siya. Di Kanya iniiwanan, di Kanya pinapapabayaan. Kaya yung salita niya sa Mateo 28:18-20, nasabi po doon, kung magbabasa kayo ng salita ng Diyos, sabi niya doon, Sally. Wala siyempre pangalan ni Sally. Kundi ako bumabasa. Kaya siyempre ako ang kausap ng Lord. Parang love letter na pinadala sa'yo. Nakalagay doon kung kanino pinadala. Kung yung asawa mo nasa ibang bansa, ay pangalan mo siyempre. Eh, ako na. Kasi po may pipick up na po nung tinrabaho ko na Lazada. Pero wala pa isang item. Kaya may kulang ako. Ganun, pagising sa umaga, syempre, nandun na prayer, basa ng salita ng Lord, pasalamatan ng Lord, may buhay ka pa, at syempre, trabaho ron, trabaho rito, pero I see to it na lahat ng ginagawa ko, makakapag-glorify sa pangalan ng Panginoon. Kaya natutunan ko yung salita niya doon, naunawaan ko ang pag-ibig ng Panginoon na sinabi niya sa Mateo 28:18-20, ibinigay na sa akin ng Ama. Sino nagbigay? Ang Ama sa langit. Ang lahat, ibig sabihin all, ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo ka. Bautismo naman sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at turo ang sumunod sa lahat na ipinag-uutos ko. Tandaan mo, ako'y kasama mo hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Kaya doon ko nakita na saan man ako naroon, kasama ko ang Lord. Kaya ba't ka gagawa ng mga kabalbalan? Gagawa ka ng mabubuting bagay dahil kasama natin ang Lord. Ayan, pwede na natin ilagay yung white. Ayan, nalagyan na natin ng 2 tablespoon na white. At pagkaraan ng 8 minutes, lalagyan na natin ang ating violet. Ayan, at tinilagay ko na ang 3 layer natin na yellow. At pagkaraan ng 10 minutes, pwede na po ang ating sapin-sapin. Ganun lang kasimple, di ba? Ayan, luto na ang ating sapin-sapin. At pwede na nating hanguin ang ating sapin-sapin na glutinous rice with coconut milk. So, muli, ito pong natapos na po natin yung ating sapin-sapin. Ito na po siya. At i-unmold lang po natin mamaya. Pero may natira pa po kasi tayo. Kailalagay naman po natin sa ganito para ibang design naman yung gagawin natin. May iba naman tayong design na patuloy na pwede nyong
gawin at pagkapirahan. At dito natin po ilalagay para pwede na agad pambenta. Siyempre, ilalagay, unahin natin ilagay ay yellow. Bigyan natin ng ano, ng, huwag nyo kakalimutan na lagyan ng oil ang ating mixture kasi malakit po ito at didikit sa ating lalagyan. Kaya nilalagyan natin ng oil. At tandaan ninyo, mas magandang ilagay ay coconut milk. Coconut oil na galing sa coconut milk. Lagyan natin ang ating sapin-sapin at lalagyan na natin sa ating lalagyan. Sige, samahan niyo ako habang ginagawa ko to. Ang pag-aalis ng sapin-sapin sa molde. Ayan, nakita niyo na siya. Ito ang ating sapin-sapin. O, di po ba? Kaya lang, medyo maliit siya kaysa sa nasa picture. Pero kagandahan nito, o nagkaya natin, nagaya natin. Yung kasi medyo malaki yung picture. Ayan lang kadali ang ating sapin-sapin. At ito po ay masarap, promise. Kaya lang, super init pa nito. At yummy talaga siya. Mmm. Delicious. Tingnan natin natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na budbud. Ginawa ko to kahapon. At ito yung pinakamasarap na pinalalagay sa sapin-sapin. Diba ang ganda ng picture pag may ganyan? O, diba? O, hindi man tayo umubos ng isang oras sa ating ginawa. Pero meron ka na kung may darating kang bisita na may bilis darating o mag-prepare ka lang. Yummy! Init! Kitang-kita niyo yung texture. Subukan niyong gawin ito, promise, at mag-i-enjoy kayo sa inyong sapin-sapin. Sandali niyo lang ubusin. Mmm, napakasarap. Nanggit kayo. Subukan ninyo. Pinyak. Yummy sapin-sapin. Magugustuhan ninyo ang recipe na to. Walang kahirap-hirap. Just add 1 and a half cup of water and steam in your pressure cooker. Ay, hindi pressure cooker, rice cooker. Or innovation lang. Pwede rin. Medikin ka lang. Pwede na. At mag-i-enjoy kayo sa inyong sapin-sapin. Sapin-sapin. Kita niyo yung kulay niya. Pakita ko sa inyo. Diba ang ganda? Hindi kailan tuwing Pasko kakain ito. Tuwing piyesta, may okasyon. Araw-araw, pwede kang gumawa ng iyong sariling sapin-sapin. Alam nyo, mas makulat pa yan pagkaraan ng pagmalamig na siya. Pero kahit na mainit, malamig, the best talaga ang sapin-sapin ng green leaves. Sige po, thank you sa inyong panonood. At muli, ito po si Doña Sally Adventure na nagsasabi sa inyo na ang buhay ay napakasaya pagkasama natin si Lord. Kaya please like, comment, share, and subscribe in my channel. At malaking pabor po yan sa akin. God bless you and love you all. See you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching!